Mapagpalang gabi sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live streaming dito sa Dambana ni Jesus, ang banal na salita ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ngayon ay nasa 7th linggo sa karaniwang panahon. Pamumunuan ng ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Anthony Inson SVD. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Magmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan ang kanyang kapuri ay manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon, siya ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Tayo natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, every time na mag-gather tayo sa banal na misa, napapaalalahanan tayo ng ating Panginoong Jesucristo ay sinugo ng Ama para samahan tayo sa ating mga suliranin, sa ating mga iniisip, sa ating mga pinagdaraanan. Kaya't sa misang ito, buong-buo nating dalhin ang ating sarili, ang ating mga iniisip, at ang mga dasal na nais nating isama sa misang ito at humingi tayo ng pagpapala, ng pagpapatawad, at ng paggabay ng ating Panginoong Jesucristo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na dubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri. Sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Buktong ng Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin.
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Mamuri sa Diyos, mamuri sa Diyos, sa kalitaasan, mamuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, may sa loob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, lumakad si Saul kasama ang 3,000 piling kawal na Israelita upang hulihin si David. Kinagabihan, lihim na pinasok ni na David at Abisay ang kampo ni Saul. Dinatnan nila itong tulog na tulog at napaliligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatarak sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisay kay David, "Niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Kapag nasaksak kong minsan iyan, hindi na kakailanganing ulitin." Ngunit sinabi ni David, "Huwag mong gagawin iyan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng Panginoon." Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyanan ng inumin nito, at sila'y umalis. Isaman kina Saul ay walang nagising pagkat pinahimbing sila ng Panginoon. Dumating at umalis sina David nang walang nakaalam. Pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinabi ni David, "Narito ang inyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa isa ninyong tauhan. Ang taong tapat at matuwid ay gagantimpalaan ng Panginoon. Sa araw na ito'y niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay. Ngunit hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang hinirang ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Amen.
ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. At kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit, ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo'y katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po'y magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nang hihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang ibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hinihintay? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makakabayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Malimit nating marinig ang salitang, ang mga katagang, bawal ang judgmental. Okay? We use it in a lot of ways. Usong-uso yan ngayon. Bawal ang judgmental. Ganun ba ang sinasabi ng ating pagbasa o ang ating ebanghelyo? Medyo himay-himayin ho natin para mas mapagnilayan natin itong mga katagang bawal ang judgmental. May judgment na nasa uri ng pananaw, nasa uri ng pagtingin, nasa uri ng appreciation. Okay? At ang mga judgment, pananaw, pagtingin na ito ay malaki ang chance ang magkakaiba sa mga tao. Halimbawa, ako po ay 5'6", 5 foot 6 inches. Kapag nakasalubong ko si Mamang 5'8", natural ang aking judgment, ang aking pananaw, ang aking pagtingin sa kanya ay matangkad na mama dahil si 5'6 nakatingala kay 5'8. Pero pag dumating yung si Mamang 6 footer,
Siyempre, ang sabi niya kay Mamang 5-8 ay hindi siya ganoon katangkad. Hindi siya katangkaran. So, yung aking pananaw, ang aking judgment sa pagtingala ko kay 5-8 ay magkakaiba sa pagtingin ni 6-footer kay 5-8. Naintindihan ni 6-footer na iba yung pananaw ko kay 5-8. At naintindihan ko na iba yung pananaw ni 6-footer kay 5-8. Hindi ko pipilitin si 6-footer na palitan ang tingin niya kay 5-8 kasi 6-footer siya eh. At hindi papalitan ni 6-footer yung pagtingin ko kay 5-8 kasi 5-6 lamang ako. Ibig sabihin, magkaiba kami ng judgment, magkaiba kami ng pananaw, we agree to disagree. Naintindihan namin kung bakit magkakaiba kami. So that is one aspect and a very light example ng pagkakaiba ng pananaw. May mga judgment naman, pagtingin, pagsuri, na trabaho mismo ng mga sumusuri. Halimbawa, isa akong guro. Sa philosophy, karamihan ng submission ay essay form. So, hindi naman pwedeng sabihin ng mga estudyante ko sa akin na, teacher, bawal po ang judgmental. Eh, trabaho ko na suriin ang kanilang pinasa ayon sa aming pag-aaral. Kung ang trabaho ng isang tao ay pumili ng isda, bumili ng karne, abay kailangan niyang amuyin, kailangan niyang suriin, kailangan niyang magbigay ng judgment doon sa kanyang bibilhin kasi nga trabaho niya na suriin ang kanyang bibilhin. Kung halimbawa ang dalaga ay nililigawan ng 3 o 4 na kalalakihan, abay responsibilidad ng dalaga na suriin at pumili sa mga nanliligaw sa kanya. So in these examples, trabaho, responsibilidad talaga ng tao na magbigay ng pagsusuri, na magbigay ng judgment, na magbigay ng pananaw sa bagay na humaharap sa kanila. Ngunit darating ang pagkakataon, whether this is personal judgment or whether this is work-related judgment, na matindi yung pagkakaiba. Matindi yung pagbabangayan. Lalong-lalo na kung yung aking pananaw ay makakaapekto sa pananaw ng iba. Halimbawa, si Mamang tagapagbili ng isda. Abay, hindi naman niya sasabihin na huwag niyo akong pakialaman sa trabaho ko kasi yung bibilhin kong isda, marami tayong kakain eh. Yung judgment ko, apektado ka. So, aangal ka sa judgment ko. So, may mga pagkakataon ng ating pananaw, whether it is personal or whether it is work-related, ay nagka-clash, nagkakaiba. Anong gagawin natin ngayon pag nagka-clash sila at nagkakaiba? Kailangan natin ng either proseso para umangat ang isang judgment lamang o kailangan natin ng sistema para may magdesisyon na mas nakakataas sa atin. Halimbawa, sa ating kinalalagyan ngayon, hindi naman lingid sa atin na kanya-kanya tayo ng hinihirang na nais nating mamuno sa atin. Different judgments, different choices. O anong mangyayari sa atin? Di kailangan natin ng proseso, that is election. O kung halimbawa, 2 tao, lupa ko yan, yung isa, lupa ko yan. Anong gagawin natin doon? Kailangan natin ng sistema. Yung sistema, we have the courts, we have attorneys, we have system, judicial system, para hindi lumala ang gulo, para magkaroon ng pagkakasundo o at least sistema ang gagabay sa atin. Okay. Having said this, let's go back to the gospel. Kasi may mga sinabi ang Panginoon dito na
it escapes us. Ano ba yung mga sistema nila nung panahong iyon? One system apart or in addition to the legal system that they have ay pinapaalala ng Panginoon sa kanila. Sabi ng Panginoon, naalala nyo ba yung sistema ng pagmamahal? I repeat, if there are two opposing opinions, if there are two opposing judgments, we need a system. Sometimes we call that election, sometimes we call that judicial system, pero may pinapaalala ang Panginoon sa ating Ebanghelyo. In addition to that, naalala nyo ba yung sistema ng pagmamahalan? Sabi niya, love your enemies. Pray for those who persecute you. Huwag niyong kakalimutan na hindi lamang yung sistema na iisa ang nandyan. Isama ninyo at huwag kalilimutan palagi yung sistema ng pagmamahalan. Ipagdasal ninyo ang umaaway sa inyo. Mahalin ninyo ang inyong kapwa. Eh paano hindi kami magkasundo dito? Hayaan nyo yung legal system to work with that. But despite the legal system, hindi ba pwedeng ipagdasal ninyo at mahalin ninyo ang inyong kapatid, ang inyong kapitbahay, ang inyong katunggali? Hindi naman siguro makakasama sa judicial system kapag minamahal at pinagdarasal natin at may kapayapaan tayo sa ating puso, sa ating katunggali. Pangalawa, may sinabi siya dito na kapag sinampal ka, ibigay mo yung kabila. Again, Jesus was pertaining to a system that they had. Ano yung sistema ng yun? The system of community. Kasi maliliit yung mga bayan noon. May sistema sila, may common understanding sila, may communal agreement sila na wag mong sasaktan ang hindi lumalaban sa iyo. That was their rule. Do not physically, I repeat, the rule is physically. Do not physically hurt someone who is not physically hurting you back. So maaring sa iyong galit, nasampal niya yung kanyang yung kasama. Kapag inoffer ng kanyang kasama yung kabila, the system is working. Paalala nyo sa inyong kapatid, yung sistema ninyo na wag sasaktan yung hindi lumalaban sa inyo. So when you offer the other cheek, that is a very big reminder for them to say, stop the violence. Pag-usapan natin ito. Again, it escapes us, but that was a powerful system during the time of Jesus. Eh, paano yung kwan? Kung tinangay ang iyong baro, ay ang iyong balabal, ibigay mo rin ang iyong baro. Ganun din ang sistema nila noon. Wag na wag mong huhubaran ang iyong kapwa dahil mamamatay yan sa lamig. So pag ninakaw ang iyong balabal at binigay pa ng tao yung kanyang baro, abay titignan ka ng mga tao at sabing, bakit mo siya hinahayaang mamatay sa lamig? The community system is reminding you, reminding the offender to act lovingly, to act with care. Oo, minsan nagkakaroon ng galit, oo, minsan nagkakaroon ng utang, oo, minsan nagkakaroon ng escalation, pero kapatid mo pa rin iyan. Huwag na huwag mong hahayaang mamatay sa lamig. Eh yung kwan, kung binigay mo, huwag mo nang babawiin. Maliliit kasi yung mga community noon. So halimbawa, hiniram ko yung kabayo ni Paring Juan. Eh isang linggo ko nang ginagamit yung kabayo ni Paring Juan. Ang sasabihin ng mga tao, kasi hindi naman binabawi ni Paring Juan,
ay di ba kabayo ni Paring Juan yan? Ay isang linggo nang nasa iyo, dapat ibalik mo na yan. So you see, Jesus was aware of the very strong community loving system. Nagkakaiba sila ng pananaw, nagkakabangayan sila, pero meron silang sistema na sinusunod para maayos sila, para magmahalan sila, para hindi nila makalimutan na anak pa rin sila ng Diyos. Last of all, Jesus reminded them of the system of initiative, which was very strong in the Israelite culture. Ang sabi ng Panginoon, gumawa ka ng mabuti kahit dun sa mga taong hindi gumagawa ng mabuti sa'yo. Magpautang ka kahit sa mga taong hindi makakabayad sa'yo. So Jesus was reminding them, take the initiative to do good to others. Sa mga nahihirapan, take the initiative to extend a helping hand. Sa mga biglang minalas sa buhay, take the initiative to show communal support. Huwag ninyong pababayaan ang isa't isa. Huwag ninyong tatalikuran ang isa't isa. Huwag ninyong kakalimutan na lahat tayo, anak, nilikha, pinagpapala, malugod sa mata ng Diyos. E paano yan, Father, kung may gumawa ng masama? Again, what Jesus is saying is not to abrogate the judicial system. Meron pa rin silang judges, meron pa rin silang hukuman, meron pa rin nagme-mediate sa kanila kung sila'y hindi nagkakaintindihan. Pero ang sinasabi ng Panginoon, sa gitna niyan, sa gitna ng justice na kailangang nandyan, mahalin ninyo ang isa't isa. Extend a loving hand to your brothers and sisters. Let the community become a part of the solution. Huwag kayong mag-aaway-aaway. Let us have a system. Let us respect one another. Let us involve the community. But do not forget, love, care, initiative, and community involvement para hindi lumala ang away sa gitna ng mga tao. Magsitayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyo ngayon, Ama, upang masalamin namin ang iyong pagkamahabagin. Ang ating pong itutugon sa ating panalangin, maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Masalamin nawa ng Santo Papa, mga obispo, pari at lahat ng mga namumuno sa simbahan, ang walang katumbas na pag-ibig ni Jesus na naghahanap ng mga nawawala at nagtatanggol sa mga mahihina. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami.
labanan nawa ng mga namumuno sa aming pamayanan ang kultura ng pagpatay upang maging buhay na instrumento sila ng paghilom ng mga inaapi, mahihirap at yaong mga walang nagtatanggol. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Matuto nawa ang bawat isa na makinig sa kapwa upang magkaroon ng pagkakaunawaan at pag-iibigan na siyang mabisang daan tungo sa kabutihang pangkalahatan at kapayapaan. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, matuto nawa ang bawat binyagan na lumapit sa dakilang awa ng Diyos na nagdudulot ng pagpapatawad at paghilom. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Ama, pagkalooban mo kami ng biyaya ng pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa amin o aming mga nasaktan, sapagkat sa pamamagitan nito, tunay ka naming kaisa sa pusong puno ng pag-ibig, awa at pagkahabag. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inumin, inihain sa'yo. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Aming hatid, alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kadugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon ay aming pagdingkuran. Hinihiling naming naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan na sa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong nalagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya't kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hamalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa, ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang makapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw.
kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo pagitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumulog tayo ngayon sa ating Ama sa panalangin itinuro sa atin. Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayong tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Thank you.
narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad po tayong tatanggap sa Kanya sa piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa pag-ibig ay pag-ibigay na di nagtatantya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pag-ibigay walang pasubalit, na ibigay ko ng lahat. Magaan na kung tumatakbo sa lahat man ako sa lahat, sa lahat man ako sa lahat. Ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag. Pag-ibig ay paglalayan na hantong ay payapat may gala sa maalap na udyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aming kapwa at siya tanging tumatanglaw bituin sa aking patnubay. Diwa sa paglalakbay, sandigang lakas sa tibay. Laging awit ang sagisag na mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa sa ating puso.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkalob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan. Bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Oratio Imperata, mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagpakumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang na gamot ang pandemya sa aming bayan at ng buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Arnold and Joseph Frenademets, ipanalangin mo kami. Tayo po'y magsiupo sandali sa maikling announcement. As we are now under alert level 2, the Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word now welcomes all fully vaccinated individuals in the celebration of the Holy Mass inside the shrine up to 50% capacity and outside the shrine up to 90% capacity. Our regular Mass schedule is as follows: weekdays and Saturdays, 6:30 a.m. and 6 p.m. At Sundays at 8 a.m., 10 a.m., 4 p.m., and 6 p.m. See you all soon. Thank you, Reverend Father Ronnie Crisostomo, SVD, Shrine Rector. At bilang paghahanda naman sa paggunita sa mahal na araw na magsisimula sa Marso 2, 2022, Miyerkules ng Abo, hinihiling po namin na dalhin ninyo ang inyong mga lumang palaspas sa shrine office o dito sa shrine. Mula po sa Abo ng susunuging mga palaspas ang gagamitin sa Marso 2. Salamat po. Tayo po'y magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Tinanggap na natin si Kristo, humayo tayo at siya'y mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.